Pasensya ka na. Sorry ah. Sorry kung masaktan ko damdamin mo. Pero yun po talaga ang katotohanan. Pasok? Spokesman ng Malacanang, kinasabi ko lang, after 2 years na halo. Hindi ka spokesman ng Malacanang, hindi ka pwede. Hindi ka pwede, una sa lahat, hindi ka marunong mag-Ingles. Pangalawa, bobo ka. Pangatlo, tanga ka. Pangapat, inutil ka. So, hindi ka pwede. Ang dami ng tanga sa Malacanang, gusto mo pang sumama? Ko, uso ang tanga sa administrasyon nila. Pero, extraordinary ang katangahan mo. Kung superhero ka, yan ang superpowers mo. Super tanga ka. Ah, lagi mong tatandaan yan. So, kung nangangarap ka na maging spokesperson nila, putang ina, wag na. Oo, wag na. Baka magsara Malacanang dahil sa kabubuhan mo. Okay, ito po si Super Abe. Oh, ang superhero ng mga tanga. Oh, ah, totoo 'yan. Oh, kung superhero ka, 'yan ang superpowers mo. Oh, kasi super tanga mo. Okay, so wag masyado. Wag masyadong mag-feeling at mag-pitch na pwede kang maging spokesperson. Dahil hindi mo nga mabanggit si Vladimir Putin, ang bigkas mo, Vladimir Putin. Ang tatanga na nila dun, gusto mo pang sumama. Baka lumubog yung barko kagad. Anak ng tinapay ka. Tapos ng kanyang term. Ay rule of law, pinapairal ang batas at nirerespeto niya ang galaw ng mga cabinet secretary at ng kapulisan at ng NBI. Yun naman ang tamang management. Huwag mong akuin ang lahat ng trabaho, ipaubaya mo sa mga tao, ni-appoint mo. Hindi niya kaya akuin eh. Mike Abe, as much as he wants, hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya eh, kapatid nga niya, urat na sa kanya eh. Mike Abe, hindi niya kaya kahit anong pilit mo. Hindi niya talaga kayang hawakan lahat siya. Puta, hinawakan ngayon Department of Agriculture. Ano nangyari? Nga nga. Ano pinagsasasabi mo? Alam namin kapasidad ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi niya talaga kayang hawakan yan. Tanga ka ba? Hinawakan nga niyan lahat ng ahensya ng gobyerno. Oh, ayun. Awa ng Diyos. Ilang buwan, no? Ilang taon din niyang hawak. Department of Agriculture. Anong nangyari? O, unang isang buwan sa serbisyo. Unang isang buwan pagkapanalo, putang ina, nagkaroon kagad ng iskandalo, di ba natanggal si Vic Rodriguez? Tama, di ba? Kaya alam namin, ano ka ba? You're stating the obvious eh. Di niya kayang hawakan lahat yan. Kaya rin siya, isa pa, tanginan to bobo. Kaya ka nga naglagay ng mga secretaries eh. Naglagay ka ng mga secretaries kasi hindi mo yan kaya. You can only do so much, ika nga. Hindi mo kayang pamunuan yung buong Pilipinas nang mag-isa ka. Okay, so kung gumalaw man yung mga secretaries niya, because yun talaga yung dapat. Bakit? Noong panahon ni PRD? Noong panahon ni PRD, siya lang gumagalaw. Sa tanda niya, hindi na nga makalakad ng diretso, siya pagagalaw lahat. Kundi ba naman inutil talaga to si Super Tanga, oh. At kinuha mo pa bilang katuwang ng gobyerno. Yun ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Ngayon, bakit nyo sinisisi kay Pangulong Marcos ang raid na ginawa ng PNP? Ang PNP kahit under ng Office of the President, ang may control dyan, si PNP Chief General Marvil at saka si Secretary Abalos. Oh, so silang dalawa may kasalanan, ganun. So, Secretary Abalos at saka General Marvil, sabi nito ni Vladimir Putin. Sabi dito ni Mike Abe, oh, nagarbutso yung ilong. Sabi nitong tolonggis na ito, hindi daw si Bongbong ang may kasalanan, kayo. Putang inantindi mo. So General Marvil at saka si DILG Secretary, ibig sabihin yung kung ano man nangyayari rito sa Davao, kasalanan yung dalawa. So hindi kasalanan ni Bongbong Marcos. Eh yun naman pala. Eh sisihin natin na sisihin si Marvil at saka si ano no, si Abalos ano, galing mo, alagot ka kay Abalos. Puta, bawas ang ano mo, bawas ang merits mo ng DILG. Sa tingin ninyo aabot pa sa pangulo ang pag-uutos na ipatupad ang warrant of arrest? Kababaan ng argumento 'yan.
Pag merong court order, pulis mo. Pucha, magagalit si Marbil at saka si Abalos sa'yo kasi iniligtas mo si Marcos pero inilaglag mo yung dalawang sekretary niya. O yung dalawang ano niya, tama, dalawang sekretary niya. Yung hepe ng pulis at saka yung hepe ng DLG. Now, pagpalpak, kung sinasabi mo na na kay Marbil at kay DILG secretary yan, tapos palpak yung ano, pagsiserve nila ng warrant doon, palpak yung kanilang trabaho doon, so palpak yung secretary, tama? O sino nag-appoint sa secretary? Yung presidente. So ibig sabihin, palpak din yung presidente. O so ngayon, Mike Abe, sinong palpak? Laglag mo pa yung kampi mo eh. Oh, dalawang sekretary na ang nagtalaga. Ito. Oh, ayan ah, ito na, lagyan natin, no. Oh, dalawang sekretary ang nagtalaga. Oh, wait lang. Naghang na yung ano ko, yung video ko, ha. Oh, wait lang, ha. Oh, ayan, no. So, halimbawa, presidente ang nag-hire sa DLG secretary at saka sa PNP chief. Sumabla yung PNP chief at saka DILG secretary. So sino yung pwede natin sisihin pag sumabla yung DILG secretary at saka PNP chief? Sino may kasalanan nun? Siyempre, di ba? Ano yun eh? Yung boss. Di ba? Halimbawa, ako manager. Yung tao ko, nagka-problema. Yung sisi nun, sa tao ko, hindi. Sa akin. Bakit? Kasi ako yung ano, appointing authority. Since ako yung appointing authority, so I will take the blame sa kabubuhan ng dalawang hinire ko. Tama, mali. O sino may kasalanan nung nangyari rito? Secretary, DLG secretary, tsaka PNP chief. Secretary din yan. O, ano nangyari? Sinisisi natin mga asawa nila. Walang hiya ka, Mike Abe. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Huwag ka na kasi magsalita kasi nilalaglag mo lang yung mga tropa niyong mga tanga rin. Oo, itiko mo na lang yung ano mo. Itiko mo na kasi yung bibig mo parang pang ano, pang bomba ng inidoro. Ang mag-i-implement niyan under PNP Director General. Hindi na kailangan ng utos ng national government yan or ng Pangulo. So hindi talaga may kasalanan ng Pangulo. Ang may kasalanan niyan, PNP chief. So, General Marbil, it's all your fault. Kasalanan mo kung ano yung mga nangyari rito. Hindi to kasalanan ni Bongbong Marcos. Wala naman. Actually, nagsasabi kasalanan ni Bongbong eh. Putang inan to eh. Ewan ko, baka napanaginipan lang niyan. Sobrang idol niya si Bongbong. Sobrang idol niya si Bongbong. Yung painting niya sa likod na mga dahon ng ano, mga dahon ng saging, putang inan yan. Para masabi lang na Marcos loyalist si tanga. O ayun, naglagay doon ng picture nila, hindi man finrame ni Abnormal. O kaya hindi niya finrame yan, kasi kung sino yung susunod na presidente, tatanggalin niya lang yung papel na yan, papalitan lang niya ng bago. Tapos yun naman yung bago niyang amo. Kasi ito, pucha, kilala to. O, kilala to, na magaling sumipsip to ng tumbong. Isa lang yun sa basihan. Ay nililigaw kayo, nagsisigawan, nagsisingalong na halos ang mga vlogger. Patuloy ang paninira, meron daw harassment, meron daw di umano, tanimbala, pero hindi nila dinidiscuss yung panggugulpi nila sa pulis. Ginulpi ng mga bata at saka ng mga babae yung pulis. Putangina mo, Mike Abe. Wala ka bang ano? Wala ka bang TV? Ikaw na nagsabi na sinisendang ka ng video, hindi mo ba nabasa sa video? Hindi mo ba nakita? Boss Dada, ang sama ng muka ng topic mo. Eh, ewan ko eh. Wala tayong magagawa eh. Mahilig siya mag-topic ng mga DDS. Eh, di araw-arawin din natin tong tulongis na to. Walang hiya ka. Yung mga bata at saka mga babae mananakit ng naka-full battle gear. Abe, alam mo ba? Nakapag kayang saf, pag binaril mo yan, hindi tatagos yung bala. Baril na yan, ha? Alam mo kung bakit? Kasi meron silang bulletproof vest. Tapos meron pa silang, ano,
ballistic helmet. Ibig sabihin, yung helmet na yan, pag pinukpok mo yan, hindi matatablan dahil nga protection sa ulo yan. Putangina ka. Magpakita ka ng video na ginugulpe ng mga tao yung PNP. Most especially, yung mga gumugulpe ay mga babae tsaka mga bata. Ang sinabi niya, yung umakyat daw sa bumbero, ginulpe. Putangina. Ang linaw-linaw ng video. Unless, tanga ka, hindi mo makikita. Hinaharang, oh. Papasok, hinaharang lang ng tao. Walang iya ka naman. Ang dami ko ng video na nakita. Ilang araw na namin tinututukan yan, wala pa akong nakitang pulis na nasaktan. Paano mo masasaktan yung pulis na naka-full battle gear? May baril, may ballistic helmet, meron pang bulletproof vest. Anong dala-dala nila? Walis tambo. Anak ng tinapay. Nakasalamin ka na, Mike Abby, hindi mo pa nakikita yung nangyayari sa TV. Pumunta ka dito sa bahay ko, ingungudgud ko yung mukha mo rito sa computer maghapon, panoorin mo, maghanap ka ng video na sinasaktan yung mga pulis. Saan ka naman makakita ng simbahan yung papasukin mo, full battle gear? Tapos ang kawawa, yung mga pulis? Putay na, kung kawawa yung mga pulis dyan, pinagbabaril na ng mga pulis yan. Alam mo, yan ang problema. Yan ang problema pagka mga bayaran. Ganyan ang problema. Mamaya, paparinig ko sa iyo kung bakit ko sinabi na pare-parehas kayo ng lyrics, pare-parehas kayo ng chorus na kinakanta, ng tugtog na sinasayaw. Kasi may mga kumpas kayo. Sige, pasok. Nakinuyog nila sa ibabaw ng fire trucks. Hindi nila dinidiscuss yung water, yung pinakawalang tubig galing sa fire trucks nila at binumbay yung mga pulis. Hindi dinidiscuss yan. Dinidiscuss yun. Pinapakita pa nga namin eh. Pinapakita pa ng SM na yun. I think if not yesterday, kanina, pinakita pa namin yun eh. Binobomba nila ng tubig yung mga aralista din. Ay hindi. Yung binobomba pala ng tubig dahil sobrang hina ng pressure ang nababasa yung mga taga Kingdom of Jesus Christ. Nagtatawanan nga daw sila eh. Nagpost pa nga daw sila sa, I think, if it's not their community. Nagpost pa daw sila na sana inabisuhan mo kami na kami yung babasain mo, nakapagdala sana kami ng shampoo at saka ng sabon. Kasi nga, yung tubig papunta doon sa mga nakaharang. So, siguro, may nabasa mga dalawa, tatlo, apat na pulis. Ang ina naman. Unang-una sa lahat, Mike Abe, kung hindi kayo nagpumilit, pumasok sa Kingdom of Jesus Christ nang wala kayong search warrant, bubombahin ba kayo ng tubig? Mike Abe, 3 times. 3 beses na nag-issue ng warrant of arrest sa Kingdom Central compound. 3 times. Pang-4 na yan. Sa 3 beses, Mike Abe, ilang beses ba nilang ginawa yung hinarangan yung daan? Ginawa lang nila yan kasi, pucha yan, madaling araw na magdadasal sila, biglang may gustong sumira ng gate nila nang walang dalang dokumento. Ano ang gagawin mo kung yung bahay mo, Mike Abe, ay may biglang gustong pumasok, tapos pag tinanong mo bakit ka papasok, gusto ko lang, utos ng nakakataas, papapasukin mo, anong gagawin mo? Hindi ba gagawin mo ang lahat para protektahan mo yung bahay mo? Tama o mali? Kasi 3 beses na nag-issue sila na nakapasok sila. Glory Mountain, Prayer Mountain, Kingdom Community, dyan sa Central Compound, nakapag-issue sila eh. Nakapag-search sila kahit nga wala silang search warrant, pinapapasok sila eh. Anong meron at bakit sa pang-4 na beses, biglang gusto nyong warakin yung gate nila na dati naman nakakapasok kayo ng malaya basta kumatok lang kayo at sabihin lang ninyo yung inyong pakay? So nagagalit ka sa fire truck dun sa napakahina na buga ng tubig na yun?
Nani, hindi man sila nabasa, lahat ang nabasa nga yung mga taga Kingdom Nation. Walang Jew naman. Alam mo, sa dinami-dami ng video na nakuhanan dyan, yun pa yung na-pick up mo kasi yun din ang pinick up ng media. Yun din ang sinabi ni Abalos. Yun din ang sinabi ni spokesperson. So, ibig sabihin, tangin na magkakasabot kayo sa kasinungalingan. Sinungaling ka, sinungaling yung PNP spokesperson, sinungaling si Abalos, sinungaling yung media. O di ibig sabihin, isang lahi lang kayo ng mga sinungaling. Oh, sige pa, sige pa. Salita pa, Mike Abis. Ay, kasi pinapahamak niyo yung sarili niyo eh. Kahit SM na, hindi nga pinapakita yan eh. Anong SM na, hindi pinapakita, pinakita nga namin kagabi. Tangina mo kasi ang hilig mong magsalita nang wala kang pruebang tarantado ka eh. Hindi ko alam pa paano naging broadcaster to eh. Sabi ko na broadcaster na tanga to eh. Bago ka magsalita, siguraduhin mo muna. Kasi baka mimiya, meron palang pinakita, mapahiya ka. Malalaman ba namin? Malalaman ba namin na may bombahan ng tubig dyan kung hindi pinakita ng SMNI? At saka, kung hindi ka ba naman tanga, naka-live yan. Paano mo sasabihin na i-deny pa ng SMNI yan? Sila mismo nag-live yan. Yan, nasa ano mismo yan? Facebook mismo yan. Nasa YouTube mismo yan. Sino may sabi sa'yo na dinideny ng SMNI na nangyari yan? Ikaw lang naman. O, tangin na, fake news ka kasi. Ang sinasabi ko sa'yo eh, kaya walang kumukuha sa'yo na malaking ano, media outlet kasi puta fake news ka eh. Tumanda ka na ganyan. Hindi ka pa nakikilala, Mike Abe. Alam mo kung paano ka lang nakilala? Sa katangahan mo. Oo, hindi ka nakilala dahil sa magaling ka. Nakilala ka dahil puta ikaw lang yung broadcaster na naging vlogger. Tapos puta, antanga pa. Anood ka kasi. Ayun, hindi ka nanonood. Binabasa mo kasi yung video eh. Kaya hindi mo nakikita. Binabasa mo yung video. Try mo kasi panoorin yung video para naiintindihan mo. May nag-send sa akin ng video. Nabasa ko. Ang ina. Walang hiya oh. Ang kamalasan itong kampo ni Kiboloy, yung mga kumukuha ng video na kailang mga member na dudun sa loob, yun ang kumalat. Oh, hindi ibig sabihin, pinapakita nila lahat, di ibig sabihin, wala silang problema doon sa mga video footages nila. Ibig sabihin, nandiyadyaan yan, di ibig sabihin, naipakita yan ng SMNI, naipakita yan ng mga members nila. So para mo sasabihin na hindi pinapakita ng SMNI kung mismong yung mga member nila ipinakita na sa mga Facebook pages, live streams nila. Walang Joe Mike Abi. Walang hiya ka. Nilubog mo sarili mo dito. Tangina, minsan ka nalang mag-analyze. Wawalong minuto, hindi mo pa itinama. Sabi ko sa'yo eh, Mike Abi opinions. Bigay ka ng bigay ng opinion. Wala naman may gusto. Hilig mo kasing makialam. Kaya kahit yung nandun sa tama yung nabibabaeng merong patalim, may itak sa bayawang. O, ang nakakuha nun, video na galing sa loob. Hindi natural. Tangina ka, alam mo ba? Alam mo naman yun eh. Dati ka namang taga dyan eh. Oo, alam mo naman, dati ka rin naman taga bundok eh. Alam mo yan, dahil dati ka naman unggoy na naging tao. So alam mo, na kapag nasa bundok ka, putangina, may itak ka dapat. Bukid dyan eh. Taniman niya na saging eh. Natural, pupunta ka dyan, alas 4 ng madaling araw. So, punta, ano yun? Ano sa tingin mo, Mike Abe? Santa Bukal na pulis na may mga Armalite, maglalagay ako ng itak? Pupunta ako sa bahay, kukunin ko yung itak ko. Ano ko, tanga? Mike Abe, sa tingin mo, planado ni ate na may itak siya sa gilid? Alam mo ba kung may itak, bakit siya may itak sa gilid? Kasi magbubungal siya ng lupa, kasi magsasakama ngayon. So kung halimbawa, Mike Abe, nakita ko may 100, 200 na pulis sa labas, may mga Armalite, may mga bag. Tangina, uuwi ako ng bahay, kukuha ako ng itak. Gago ka ba? Akala
ako ba pinapakalat mo, Mike Abe, mayroong private army si Pastor Kibuloy? Sabi mo may private army. Eh, ba't buhay pa yung mga pulis na yan kung meron? Di ba dapat nakipagbarilan na yung private army niya sa pulis? Tangina mo ka, private army ka ng private army, itak lang pala yung meron, tas babae pa. Gago ang puta, pupunta ka sa bukid. Pupunta ka sa bundok kung saan ang trabaho ng tao eh magtanim at mag-ani ng saging. Magtataka ka kung nga nasa bewang niyan, panlinis ng kubeta yung pangbras, dun ka magtaka. Ang mahirap niyan, Mike Abe, yung putya sinugod niyo yung SM tapos si ate merong itak sa gilid. Bawal yun. Di ka makakapasok sa SM eh. Pero putangin ako, may itak ako sa gilid, nasa loob ako ng bakuran ko, tapos pinipilit mong pumasok dito sa bahay ko, so kasalanan ko na may itak ako sa gilid. Buti sana kung si ate may itak sa gilid, hinahabol ng itak yung mga pulis na yun. Eh hindi, kaya nga nasa gilid yung itak. Kasi nga hindi niya yung gagamitin sa mga yan. Kaya nga nung nagtutulakan, yung itak niya nasa gilid, eh ano magagawa niya? Lumabas siya na bahay, dala niya na yung itak eh. Alam na, umuwi pa siya. Wait, uwi lang ako. Isoli ko yung itak ko. Balik ako dyan. Eh ano na yun eh. Kumbaga, drastic moment na yun eh. Walang hiya to si Mike Abi. Napakabobo mo naman. Babae, may itak. So, threat, ano na yun? Threat na yun sa buhay ng mga pulis na may mga Armalite at merong mga Kevlar vest at merong mga tactical helmet. Ay naka, sa susunod, huwag ka kasing nagko-content ng 8 minutes lang, tapos pagkakasyahin mo, kahit kabubuhan na, kailangan mo pa rin sabihin. Walang hiya ka. Pinuntahan nyo yung mga tao na yun. Kung may itak man yun dito, wala kang pake. Nasa loob sila ng kanilang property. Pinuntahan nyo, pinilit nyong pumasok. Kung hindi kayo nagpumilit pumasok, kumatok sana kayo. Kahit basuka pa yung dala ni ate, hindi delikado yan. Magulat ka, kuya, kung may dala si ate na sandok. Tanginan to, ang sarap sampali ng hayop na ito sa kabubuhan. Dapat to, kinakalog yung utak eh. Oo. Kasi minsan, ganito lang kalit yung utak niyan. Pag dumikit sa gilid, putya, hindi nagagana yan eh. Kailangan niya pukpukin mo para pumunta ulit sa gitna yung kapirasong utak niya eh. Puta na. Ako ba, magpupunta ako ng bukid? Pupunta ako ng bukid na ganyan. Siyempre, magtatanim ako, alas 4 na madaling araw. Oh, shit, may pulis. Uy, anong ginagawa nyo rito? Nandiyan dyan pa si Kibuloy. Wala, pwede kami pumasok. Hindi pwede. Antayin nyo, abogado. Anong gusto nyo mangyari? Wait lang. Wait lang, kuya. Uuwi lang ako. May itak kasi ako eh. Baka pumilit kayong pumasok, may itak ako. Baka masaktan ko pa kayo. Nakakahiya naman sa mga baril nyo. Uwi muna ako, tas bago kita balikan. Pinagmalaki pa ni tanga. Nakitang babae, may itak. Ang tanong, sinabi mo pa, may nakitang babae, may itak sa gilid. Ang mahirap kung yung itak hawak niya, yun ang masama. Pero kung yung itak nasa gilid, nagkakagulo na, nasa gilid niya pa yung itak. O anong kasalanan ni ate ron? Unang-una sa lahat eh. Kayo pumunta ron, di naman siya nagpunta sa inyo. Abnormal ka ba? Ngayon ito si Mike Abi, oh. Naman, pulis. Yung may mga pamalo at nanduduro ng mga sap. Video na galing sa loob ng mga member ng Kibuloy. Yung nangyari doon sa airport, katabi ng airport, yung kanilang compound. Yung mga video naglabasan na ginugulpi yung pulis, pinapalo yung pulis at... Ginugulpi, pinapalo, tangin ng to, bobo. Tinimplahan ng kape, binigyan ng hamburger. Ba't di mo sinasabi yun? Binibigyan ng hamburger, nahihiya nga kumuha eh. Alam mo ba't sila nahihiya kumuha ng hamburger? Kasi alam nila eh, may kasalanan sila. I
Alam ng mga pulis, may kasalanan sila kaya nung binibigyan sila ng hamburger, kahit gutom na gutom ang mga yan, hindi sila kumuha. Bakit? Nakakahiya naman masyado. Matapos kong gulpi-gulpihin yung mga tao, kukuha pa ako ng hamburger. Nakakahiya naman, di ba? Oo, naka-video pa naman. Puno ko lang video, putya, baka nag-unahan pa mga yan, pati papel nginat-ngat ng mga yan. Tapos sinilawan ng napakalakas na ilaw. Binilawan pa daw ng napakalakas na ilaw. Tanginan to si Mike Abe, bobo talaga. Alam mo ba, Mike Abe? Putang ina, kawawa na sila dahil sinilaw sila ng ilaw. So awang-awa ka na sa mga pulis na nag-training, mga SAF yun, Special Action Force. Alam mo ba? Alam mo ba na lumulunok ng bala ang mga yan? Na kapag naghagis ka na ng granada, dinadapaan ng mga yan? Maawa na inaano sila, nililaser sila sa mukha. Tangina, anong naging ano, naging kapansanan nila matapos silang nilaser-laser sa mukha? Meron ba ni isang pulis nagpamediko legal dahil nagulpe ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ? Alam mo ba, Mike Abe, na merong siyam na inaantay pa yung resulta ng medico legal? Siyam. Siyam na mga minor di edad pa. Maaawa ka sa pulis na nilaser-laser yung muka? Yung ating inapakan ng combat shoes na leg, hindi ka naawa? Doon sa hinablot-hablot na batang babae na estudyante, hindi ka naawa? Naawa ka sa pulis na putay na yan, kompleto, di Armalite, di bulletproof, na nilaser sa muka? Putay na. Tanga. Tangina, lahat ng sinasabi mo kabalbalan. Alam mo kung bakit? Mamaya paririnig ko sa iyo kung bakit kahit kabalbalan na pinaninindigan mo pa. Mamaya mainig ka. Video na galing sa loob, hindi galing sa pulis. Oh. Oh. Kayo mismo ang nagpakalat ng ganung mga video na akala nyo makakakuha ng suporta. Akala nyo makakakuha kayo ng paawa sa taong bayan dahil may mga video kayo nilabas na hindi nyo alam bumalik sa inyo. Kasi nakatalikod eh. Yung mga taong mga sibilya, sinusubod sa pulis. Yung mga photographer, yung kaya nagbibideo na sa likod ng mga sibilya. Eh. Ayun yung mga member. O, diba? Yan, hindi matalakay ng mga vlogger nila. Hindi matalakay ng SMN. Kasi... Galit na galit ka nga, tinatalakay namin eh. Tapos ngayon, gusto mo talakayin namin yan, tinatalakay nga namin yan, hindi mo pinanunood eh. Lahat ng video... Isinir pa namin sa mga social media namin. Kasi nga daw, tinitake down yung mga Facebook pages nung mga live stream nung kasagsagan ng niraransak nyo yung kanilang properties. Sinishare pa nga namin yan. Kinontent nga namin yan mula umaga hanggang gabi, hanggang kanina, hanggang ngayon. Ano sinasabi niyong hindi kinukontent, Mike Abe? Putang ina, antanga mo naman. Ang tagal-tagal mo na sa broadcasting, manood ka kasi ng balita, hindi yung tanggap ka lang ng tanggap ng bayad. Naglag sila ron. Ay nagkalat, kumalat na po ako. Ang dami kong video na ipinurward sa akin ng mga tao kung saan ang galing. Aba nga, sabi ko, bakit may itak yan? Bakit may mga kahoy yan? Bakit may itak? Bakit may itak? Nagtataka ka, bakit may itak yung taga-bukid? Nagtataka ka bakit may kahoy yung dumidepensa sa gate? Hindi ka nagtaka bakit may mga Armalite yung pupunta sa simbahan? Mike Abe, alam mo ba na ang simbahan at ang eskwelahan ay protected na lugar yung mga yan? Dapat walang mga baril within the area ng mga lugar na yan ang nakakadikit, ang nakakalapit. Alam mo ba yun? Alam mo ba, Mike Abe, na kapag rallyista, pag makikiharap ka sa rallyista or magbabarikada kayo para hindi makaabante ang rallyista, alam mo ba na bawal may baril, pananggalang? Alam mo ba yun? Hindi mo ba napansin na Special Action Force... anti-terrorista nito, anti-terrorism ang counter-terrorism ang training nito. Mantakin mo, nagamit sila sa mga magbubukid. Terrorista ba mga yan? So, Mike Abe, nagtaka ka doon sa babaeng may itak sa property niya
Alam mo, Mike Abe, kahit hindi itakdala niyan, kahit lagari, kahit ano, kahit kabra, oh, yung bareta di kabra dala niyan, wala kang pake kasi nandudun siya sa property nila. Ang nakakatakot, yung may mga baril na pumunta sa property nila. The reason why nagbarikada sila kasi gustong pumasok sa kanilang mga properties nang walang papeles.